Dismayado ang MECO dahil halos 25,000 lang sa 72,000 na rehistrado para sa overseas voting sa Taiwan ang nakaboto dahil umano sa restrictions kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga COVID-19 cases, hindi umabot sa inaasahang bilang ang mga bumoto. Nung kasisimula pa lang ng boto, ay tinawagan ko na yung Minister of Foreign Affairs upang sa ganun, tulungan tayo, kausapin ng kanilang labor ministry para payagan yung mga manggagawa na makaboto at ma-exercise the right of suffrage, which is very important. Nagkaroon ng kaunting pangamba dahil sa delay ng pag-transmit ng mga boto noong gabi ng canvassing ng Mayo 9, kaya nagdesisyong magdeklara ng recess ng 12 oras ang Special Board of Canvassers. Nagbabasa na yung VCM dito, nagbabasa na siya ng SD cards, lumalabas na yung mga result. Pero ang problema kasi yung BGAN, yung Broadband Global Area Network, hindi pa siya makapag-transmit doon sa main computer na kung saan doon na magtatali yung mga votes. Nang mag-resume kinabukasan, idineklarang nangunguna si Bongbong Marcos bilang presidente na may boto na 23,906, kasunod si Lenny Robredo na may 1,873. Sa pagka-vice presidente naman, nangunguna si Sara Duterte na may boto na 24,093 at si Kiko Pangilinan naman ay 1,218. Dahil sa tagumpay ng overseas voting, nagpahayag ng interes dito sa overseas voting ang isang grupong Asian Network for Free Elections. We don't have the system like vote overseas and like electoral vote. We don't have the system. So it's our experience to learn from from the Philippine election. Our organization, we will have a press conference to let the Taiwanese people know how the election run by your system, by electoral, by overseas vote. Kontento ang MECO na nagbunga ang kanilang pagtutulungan para mairaos ang maayos at malinis na halalan sa Taiwan. Para sa TFC News, Maria, ABS-CBN News Taiwan.